sa makabagong mundo, ang mga kwentong makatindig balahibo ay hindi humihinto. Kaya siguraduhin may kasama ka sa isang oras na nakapanghihilakbot ng mga karanasan ng ating mga kababayan na puno ng kababalaghan. Huwag kang kukurap, andyan na naman ang kadiliman. Bit-bit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot. At baka hindi mo alam, ikaw na ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang puso. Dahil sa makabagong mundo, ang mga kwentong makatindig balahibo ay hindi humihinto. Kaya siguraduhin may kasama ka sa isang oras na nakapanghihilakbot ng mga karanasan ng ating mga kababayan na puno ng kababalaghan. Huwag kang kukurap, andyan na naman ang kadiliman. Bit-bit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot. At baka hindi mo alam, ikaw na ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang puso. Dahil sa makabagong mundo, ang mga kwentong makatindig balahibo ay hindi humihinto. Kaya siguraduhin may kasama ka sa isang oras na nakapanghihilakbot ng mga karanasan ng ating mga kababayan na puno ng kababalaghan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Huwag kang kukurap. Andyan na naman ang kadiliman. Bit-bit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot. At baka hindi mo alam, ikaw na ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang puso. Dahil sa makabagong mundo, ang mga kwentong makatindig balahibo ay hindi humihinto. Kaya siguraduhin may kasama ka sa isang oras na nakapanghihilakbot
na mga karanasan ng ating mga kababayan na puno ng kababalaghan. Kwento ng dalagang sipre, ang kanyang buhay kolehiyo ay parang isang horror story. Hindi dahil sa kanyang pag-aaral, kundi dahil sa mga hindi may paliwanag na pangyari na kanilang naranasan sa tinitirhang haunted condo. Taong 2015, nag-aaral noon si Precious Bianca o Prey sa isang pamantasan sa University Belt sa Maynila. Dahil tubong Quezon, nanirahan siya sa isang condo unit na malapit sa kanyang eskwelahan. Dumating po ako sa condo na to way back 2015. Sa condominium? Okay. Yes. It was my first night po dun sa condo. Isang gabi, mag-isang nagpapahinga sa condo ang 17 taong gulang pa lamang noon na si Prey. Narinig ako ng babae. Sabi niya sa akin, buti naman may kasama na ako. Anong klaseng boses? Parang galing po sa grave. Yun yung boses niya. So hirap siya magsalita. Pero simula pa lang pala ito ng mga nakapangingilabot na karanasan ni Prey sa naturang condo unit. Damay na rito maging ang mga roommate niya. Dumating ako one night dun sa condo, tapos kasi kagagaling ko lang po ng school nun. Binubuksan ko po yung door and nakalock siya. So narinig ko po yung boses ng roommate ko na si Ira. And sabi niya sa akin, ginagamit ko pa yung CR. Ibig sabihin, si Ira, wala doon sa banyo? Wala po. Ay, sino yung sasalita sa banyo? Nakagaling. Galing ako sa school. Naguguluhan po ako na hinihintay niya daw po ako na lumabas ng CR. Bigla na lang pong nanginginig si Prey. Nag-hysterical po kasi nagulat po siya.
Nang mahimasmasan si Prey, doon niya naunawaan ang pangyayari na may doppelganger o espiritong nanggagaya sa kanyang roommate na si Ira. After po nung doppelganger incident ko na yon with Prey, iba na po yung pakiramdam ko dun sa condo. Pakiramdam ko po sa peripheral vision ko, laging may nakasunod ng tingin po sa akin. Alam ko po sa sarili ko na wala po akong kasama tuwing nararamdaman ko yun. Para sa isang tao na hindi nakakaramdam, hindi nakakakita, iba po yung feeling ko. Sobrang nakakilabot po siya for me. Matapos ang insidente ng panggagaya ng doppelganger kay Ira, lagi nang sumasakit ang ulo at mabigat ang pakiramdam ng dalaga. Hindi po sa labas yung sakit. Parang nasa loob ng head mo yung sakit. Ganong pakiramdam po. Mabigat po yung buong katawan ko. Prey, sakit ng ulo ko tsaka ng balikat ko. Parang puputok na. Ang sakit ng ulo ko. Ira, ikaw matatakot. Bakit? Alam ko kung bakit masakit yung katawan mo. Yung batang nakikita ko dito sa condo. Nakasampa sa likod mo. Doon na po lalo ako nakapag-desisyon na kailangan ko na pong umalis. Nung umalis po ako sa unit, hindi na po sumasakit yung katawan ko. At pagkatapos po nun, wala na po kahit na anong experience. 3 taon nang lumipas, taong 2018. Kasama noon ni Prey ang kanya mga bagong roommate nang biglang muling nagparamdam ang mga kapwa niya tenant sa condo. As I've mentioned earlier, I had multiple roommates kasi hindi sila nakakatagal. Hindi naman, umaalis. Umaalis po talaga sila. And ayoko pa maging burden sa mommy ko. So I didn't tell her na about what's happening. And then it was night time na po kasi. I was singing, and when I look po dun sa bunk bed, natakot ako kasi nagpakita na naman siya. Nagulat po ako kasi sabi ko, nakakakita ka din pala. Oo. Pumunta po agad kami kay Bea. And nakita ko po si Bea, nasa may balcony namin nakatayo lang. Tapos? May kausap siya pero hindi mo nakikita kung sino yung kausap. Blind spot po, nakatalikod lang siya. So doon na po kami nagulat ni Mika na nandun kami sa CR. Sino kausap mo? Ikaw! Kinutuban na si Prey noon na siya naman ang ginaya ng doppelganger. And then, I think 5 seconds interval.
Before po ako mamatay, nakakita ako ng kamay na humampas sa akin. And nagkaroon po ako ng handprint na pangalan. Sa legs mo? Dito po. Nung nahimatay na po ako, according to my roommates, yung eyes ko is taas-baba lang siya. Mm-hmm. Nag-roll lang siya. Pero that time po, yung perspective ko naman is para akong bumalik sa past. Pinakita po sa akin what happened. Ikaw talaga, pinakamaswerteng lalaki. Ang dapat sa tatay mo, binibitay! Huwag kang kukurap. Andyan na naman ang kadiliman. Bit-bit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot. At baka hindi mo alam, ikaw na ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang puso. Dahil sa makabagong mundo, ang mga kwentong makatindig balahibo ay hindi humihinto. Kaya, siguraduhin may kasama ka sa isang oras na nakapanghihilakbot ng mga karanasan ng ating mga kababayan na puno ng kababalaghan. Huwag kang kukurap. Andyan na naman ang kadiliman. Bit-bit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot. At baka hindi mo alam, ikaw na ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang puso. Dahil sa makabagong mundo, ang mga kwentong makatindig balahibo ay hindi humihinto. Kaya, siguraduhin may kasama ka sa isang oras na nakapanghihilakbot ng mga karanasan ng ating mga kababayan na puno ng kababalaghan. Thank you.
Huwag kang kukurap. Andyan na naman ang kadiliman. Bit-bit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot. At baka hindi mo alam, ikaw na ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang puso dahil sa makapag... Matapos gayahin ng doppelganger ang hitsura, galaw at boses ni Prey, mas matitindi pang pangitain ang sumunod na nangyari sa loob ng kanilang inuupahang haunted condo. That time po, yung perspective ko naman is para akong bumalik sa past. Pinakita po sa akin what happened. Paano mo nasabi yan? Nakakita po ako ng parang mga vision na... Sinasaksak? Inislash niya po yung chan nung asawa niya. Dalawa po yung ano niya, slash. Isa sa chan and isa sa leeg. Yeah, uh-huh. So, doon ko po nakita. Na vision mo yun? Para ko nandun. Parang kasama ka doon sa nangyayari? Opo, ganun po talaga yung nakikita ko that time. And yung batang lalaki naman na sinasabi ko, nakita ko din po na sinaktan siya ng tatay niya. Matapos ang nakatatakot na pangitain, nagkamalay na si Prey. Nagkising ako, nandun na kami sa labas ng unit, ng roommates ko. They were explaining what happened to me, na meron nga daw po akong pasa sa left leg ko. Sabi ko sa kanila na we need to go kasi iba naman po yung perspective ko, which is I saw a murder. Sabi nila sa akin na naiwanan namin yung phones dun sa loob ng unit. Eh nagpatulong po kami dun sa kapitbahay na kunin yung mga gamit. Pagbukas po namin, yung mga rosary po namin, nakakalat na po. Yung roommate ko po na si Mika, habang nagpo-possess siya, I know for a fact na hindi po yun yung spirits na nakatira dun sa condo. Hindi yan yung family? Hindi po. Hindi. During that time, madami na po kaming na-attract na spirits. Agad humingi ng saklolo, sina-pray. Parang feeling ko lang. Kuya, tulungan niyo po kami. Yung roommate po namin, sinasaniban. Hoy, kayong tatlo ah. Nagtitrip ba kayo? Hindi po kami naglulungan. Samahan niyo na lang po kami para makita niyo po. Laking gulat ng mga security guard nang makita mismo ng kanilang mga mata ang pambubulabog ng masamang espiritu sa condo unit ni Napray. Baliktad talaga? Yes po. Ah, okay. Doon na po na-alarm yung mga guard na okay. Maybe something is really happening. Parang naniwala nila. Stay for a night. Nakitulog po ako sa mga kaibigan ko. And we reported it po agad dun sa owner. Natagpuan namin ang dating manager ng condo noon ni Prey. Siya si alias Lita,
54 na taong gulang, hiniling niya sa amin na itago ang kanyang pagkakilalan. Kuminento niya kung paano lumapit noon sa kanila si Prey upang magpalipat ng ibang condo unit. Natatandaan ko around 2018, pumasok si Miss Prey, nagko-complain siya. Meron daw po siyang naramdaman na something dun sa unit niya. Ma'am, please, hayaan niyo na po kami lumipat ng unit. Hindi na po normal yung nangyayari sa amin. Pagtingin ko po kay Prey, may pasa siya, tapos lumayo na po yung balahibo ko eh. Tapos iba na. Pag magsasalita ako rito, matatakot tong mga to. Eh, yung mga kasamahan pag sinabi mo yung ano, nakikita mo. Opo. Gusto mo, samahan na lang kita. Tara na. Kaya nung pag-akyat ko talaga sa unit nila, nadasal lang ako ng dasal. Kasi hindi ko naman alam na nung time na yun is nakakakita mo si Prey. Ipinagtirik ni Lita ng kandila at ipinagdasal ang kaluluwa ng batang nakita niyang nakakapit kay Prey. Ang gusto lang namin malaman, yung istorya ng pamilya na na-experience ni Prey. Sa pagkakaalala ko po, way back mga 2017, meron po kaming pinuntahan nung isang nag-o-office po sa kabila para mag-inventory kasi nga po patatayuan na po yun ang bagong building. So, yun po yun is old house. Anong bisyo mo da? Old house na yun. May nakita ako doon na mga pamilya, lalaki, babae na buntis, tapos yung batang lalaki. Napaisip ako sa loob. At kamukha nito yung batang lalaki na nandun sa unit ni Prey. Kung bakit sila nandun? Sa ano ko po kasi, sa tingin ko po sa kanila, para po silang natrap. Base sa mga kwento ni na Prey at Lita, nagtutugma ang kanilang mga karanasan tungkol sa pamilya na nagpaparandam sa condo unit. At dahil nga lapitin si Prey ng mga kaluluwang ligaw, sinundan siya ng pamilya na nanggagambala sa kanilang condo. At sinuyod namin ang barangay kung saan naroroon ang dating condo ni na Prey. Pinuntahan din namin ang istasyon ng pulis na nakakasakop sa lugar at ipinagtanong kung merong kaso ng pagpatay na nangyari sa pamilya na nagpaparandam kina Prey at Lita. Pero wala silang matandaang kalintulad na kaso. Taong 2019, tuluyan na ring nilisan ni Prey ang kanyang inuupahang unit. Mula noon, wala na silang balita kung patuloy na nagpapakita ang pamilya sa nasabing haunted condo. Matapos naman ang aming panayam kina Lita, Prey at Ira, kinuhanan pa sila ng aming team ng dagdag na video. Pinapasok muna namin sina Prey at Ira sa loob ng kwarto habang kinukunan ng video si Lita. Galaw-galaw naman pa po yung beats, ma'am. Parang nag... Galaw-galaw eh. Ah, hindi may ganun ba? Ay, sorry, sige. Eh, siyempre, dinidirect ko eh. Gusto ko kita yung details ng kamay. Tsaka ng rosary. At ako ba't di niya ginagalaw? Kasi sabi ko tuloy-tuloy lang, rolling lang tayo ha. Parang naninigas lang siya nangingin. Hindi niya magalaw yung kamay niya, tsaka yung rosary mismo. Akala ko ano lang, napagod lang siya or nagdadasal. Tapos tuloy-tuloy na siya nang biglang mayaman. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Doon ako nakastart ng feeling ba? Ano to? Ba't may ganito? Ilan sandali pa ay tinanong na ng aming writer si Lita sa kanyang kinatatakutan. Sorry Lita ha, anong nararamdaman mo sa unit na to? Ano lang, babae lang siya. Tumasya sa harapan ko eh. Bakit? Ano ang itsura ng babae? Kasi nakapikit na ako. Personary lang ako ni Parvita. Hindi ko maipot ang rosary. Asan yung babae? Nandito siya. Kala ko matatalo niya ako. Sorry ha. Ang bigat mo babae. Mahirap kasi pa natalo. Pwede nga ako yung masaktan. Pinagpahinga muna namin si Lita
at tinawag na rin si Prey mula sa kwarto. Wala sa plano ang mga susunod na eksena. Kayo na po ang humusga. Kahit hindi kasama ng team si Prey habang nagro-rosaryo si Lita, ay nagtugma pa rin ang pangitain ng dalaga sa babaeng nagpakita kay Lita. Then the girl earlier, na yung girl na umiikot, that's a bad entity. Sa kagustuhang mailarawan ang sinasabing babaeng lumapit kay Lita, naghanap si Prey ng katulad ng itsura nito sa online. This, similar to this. Ang feel ko sa entity na yun is something demonic. Habang nagro-rosary siya, mas parang yung babae na sinasabi ko kanina, malapit na sa kanya. So kung mapapansin nyo, maybe nagiging emotional na siya. If hindi nyo pa pinastop, baka magpossess si Tita. Saan mo nakita yan? Dito, kanina. Nakaupo siya. Tama ka, naging emotional siya. Umiyak siya. Pero pa, saan mo siya nakita pinapasok niya sa kwarto? Bago ka pa pumasok sa kwarto? Hindi. Kahit nga po sa inyo ko dalhin. Kahit naka-headphones ka, narinig mo na umiyak si Tita. Yes. Tita. It's ganun yung spirituality. At para na rin sa kaligtasan ng lahat para hindi sumunod sa sino man sa amin, ang sinasabing demonic entity na lumapit kay Lita. Nagpasya si Prey na mag-cleansing sa kondo kung saan namin sinagawa ang panayam. Kung noon ay takot na iniiwasan ni Prey ang mga kaluluwang ligaw na nagpapakita sa kanya, ngayon matapang na niyang ginagamit ang kanyang natatanging kakayahan na makipag-ugnayan sa mga hindi maipaliwanag na nilalang para tulungan silang makatawid sa liwanag. Hindi lahat ng multo may bad intentions. Mas naintindihan ko sila. Kasi sometimes they just needed help. And nakikita nila na, ah okay, itong taon to, which is ako, matutulungan ako. So I can finally, you know, cross the bridge. Kang kukurap, andyan na naman ang kadiliman. Bit-bit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot. At baka hindi mo alam, ikaw na ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang puso. Dahil sa makabagong mundo, ang mga kwentong makatindig balahibo ay hindi humihinto. Kaya siguraduhin may kasama ka sa isang oras na nakapanghihilakbot ng mga karanasan ng ating mga kababayan na puno ng kababalaghan. Mga kaluluwang gumagala at nagpaparamdam. Ang iba nananagoy. May ilang hindi mapakali. Pinipiling magasik ng takot at pangamba. Meron din naman nagbabantay sa mga mahalagang bagay na punong-puno ng alaala. Alin kaya sa mga ito ang pakay ng kaluluwang nagpapakita sa isang abandonadong rest house sa Pililla, Rizal? Sa dulong bahagi ng Pililla, Rizal,
Sa gitna ng malawak na farm, itinayo ang isang rest house. Taong 1979, nang itayo ang may dalawang palapag na tahanan, maayos at talaga namang kahali-hali na ang istruktura. Pero ang tahanang pinanday ng galak at sorpresa, ngayon nababalot na ng hilakbot tuwing sasapit ang takip silim. Isa ang 66 na taong gulang na si Vicente Relyama o Mang Enteng sa may nakapangingilabot na karanasan sa bahay. 20 taon na siyang katiwala sa naturang rest house. Nag-iisa lang po ako rin minsan, yung asawa ko. Nadalaw kayo? Paggabi, diyan kayo tumutulog, ano bang may na-experience ba ho kayo? Meron no, marami. Ay katulad doon dyan sa minsan nakaupo ako sa pintuan. Yung puso rito na ano. Puso? Yung bomba? Yung bomba. Nakikita may tao umiikot. Sa akin ah. Hoy! Sino yan? Pakita ka! Pakita kayo sa akin! Pakita kayo! Kwento pa ni Mang Enteng, noong una ay hindi siya dinapuan ng takot, pero hindi niya inakalang masusundan pa ng mas maraming pagpaparamdam ang pamamalagi niya sa rest house. Ako, babae. Ay, sino kaya ho yun? Hindi ko alam kung sino siya. Pero alam ko, tatlo yan sila eh. Tatlo? Bakit ho tatlo? Eh, kasi ramdam eh. Pagka natutulog naman ako riyan, lalakad siya taas. Nanakot na naman kayo eh. Gawin natatakot kayo nyo. Gusto ko nga makakita, magpakita sa akin. Wala, ayaw eh. Parang galit ang ano eh. Kasi pagka may tao, may bungabagsak na nagabog. Nagwawala, parang ganun. Ang tricycle driver at kaibigan naman ni Mang Enteng na si Jason Castillo ay may kwento ring makatindig balahibo. Halos di mapaghiwalay si Mang Enteng at Jason dahil sa kanilang malalim na pinagsamahan. Pero dahil sa isang misteryosong pangyayari, nasubok ang kanilang pagkakaibigan. Abing kalsada kami nagiinom eh. Oh. Eh, dinig na dinig po pagkagabi. May mga nagtataho na naso. Oh, oh, oh. Ayun, nabahala po ang Kuya Enteng. Eh, napasama po sa akin. Diyan? Para silipin kung bakit nagtataho lang yung mga aso. Oo. Papunta na po kami at malapit na po kami dyan sa bahay. Ay, pumigil po sa akin. Parang may sumipa. Gusto niya ako magmakaawa sa kanya eh.
tawag ko ng tawag, hindi niya po pinapalit. May kainteng? Opo, eh wala naman, wala naman daw po siya ng laginig. Kainteng! 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 Inakala ni Jason na yun na ang kanyang katapusan. Pagtayo ko, malipas na po ko ng takbo. Kasi kainteng? Naiwanan na po sa sobrang takot ko po. Matapos ang ilang taon, ngayon na lang uli naglakas loob si Jason na lumapit sa kinatatakutang bahay. Si Ginang Melchora Quebada, residente sa lugar at halos 100 metro lamang ang layo ng tinitirang bahay mula sa rest house. Nagkwento rin sa atin ng kanyang nakakilabot na karanasan. Minsan po pumunta ako ng tindahan, dumaan po ako dito galing sa siya. Kasi ayan lang po bahay. Saan ba banyo? Dito? Ayan lang po dyan, taas ang kaunti kasi madamo, hindi pa matanaw. Naglalakad po ako papunta rito. Ramdam ko ang takot ni Aling Melly nang ibahagi niya sa akin ang iba pang karanasan ng kanyang pamilya. Siguro po mga alas 9 o alas 10 ng gabi, sigaw na sigaw yung manugang ko. Kinakalampag ng kinakalampag yung pintuan nila. Tapos nag-iiyakan na yung mga apo ko, maliliit. Sa baba, sa may pinto. Sabi ko, wala naman ditong tao. Yung anak ko, gabi naman, pumunta siya dyan, medyo nakainom siya ng kaunti. Dito naman, yung sampalok dito, sa may, sampalok yung dinaanan po dyan, sa may kanal. Balikat niya, kaya hindi daw siya makagalaw. Tapos, anong ginawa niya? Nung umalis na yung bata, saka lang siya nakauwi. Ay, ganun? Opo. At sa tulong ng paranormal expert na si Anna, nilibot namin ang abandonadong rest house upang malaman kung sino-sino nga ba ang espiritong namamalagi at gumagala sa mga residenteng nakatira malapit sa bahay. Dito po, dun po sa isang kwarto, yun po yung dalawang babae lang din po sila. Okay naman po yung isang kwarto na yun, magaan po, maliban lang po dun sa isa. Dun po sa may matanda po na nakatingin po sa may bintana. Nandun lang po sila palakad-lakad, tapos nang gagaya lang po minsan pag ipupunta po dito sa bahay. Natagpuan din ni Anna ang batang sumampa sa balikat ng anak ni Aling Melly. Bata? Bata po siya, ganyan po siyang kalaki. Lalaki po siya. Ikot po siya ng ikot po dito. Parang siya yung binaon po dito na parang hinihingi ng justisya na bakit ako binaon, ano bang kailangan gawin. Kaya po sabi ko, huwag ka mag-alala. Pag uwi ko, pag-pray kita. Pero mas nakatawag ng pansin kay Anna ang kaluluwa ng isang matandang babae na sumalubong sa aming grupo. Dito ko nakita yung masungit na babae po. Dito? Opo. Bintana? Dito po siya. Yung bintana niyan? Opo. Tingnan po tayo nung dumarating po tayo dito. Mm-hmm. Tapos tumingin po siya dito, masungit po. Kaya po nung naka-stay po ako doon, nag-alay na po ako ng kandila at tubig na parang humingi po ako ng permiso para pumasok tayo, para protection na rin natin.
medyo mabigat po. Parang mapipil nyo po doon pag nandun yung init, saka yung energy na mapipil mo na bakit ganon. Para bang marami siyang katanungan, bakit ganito? Para masagot ang misteryosong bumabalot sa rest house, pinaunlakan kami ng 88 taong gulang na may-ari ng bahay na si Mang Felipe Santos. Kapiping, ilang taon na itong bahay? Kung hindi ako nagkakamali, mga almost 40 years. Ay bakit naman kayo dito nagpatayo sa gitna ng ano? Malayo. Itong bahay na ito, kaya ako pinagawa at kaya ako nabili itong lot na ito para surprise ako kay Mrs. Hindi niya alam to na binili ko. Uh-huh. Hindi niya alam na ito'y pinagawa ko. Nang magawa na lang, at saka ako siya dinala rito. Sabi niya? Abay, siyempre, very excited to want to ha. Kwento ni Mang Piping, dito nila kalimitang dinaraos ang malalaking okasyon sa pamilya. Kailan na hinto yung pagpunta ninyo dito? Ay, noong magkasakit na nga si Mrs. Hanggang sa tuluyan na ngang yumao ang kanyang kabiyak na si Aling Lita. Pero marahil ay hindi ito umalis sa bahay. At sa tingin ni Mang Piping, ang babaeng nagpapakita sa rest house ay ang kanyang asawa. Binabantayan ito ang bahay na pinakatatangi niyang regalo. Ako ang nagbilin sa mga anak ko na as much as possible, huwag niyong ibebenta itong lugar na ito, itong lote. There is something here. Hindi man ibinenta ang bahay, iba pa rin ang naramdaman ng babaeng multo sa sinapit ng regalong rest house. Kung may taong nawala at may memory sa bahay, mahalin lang, alagaan, kahit hindi ka na pumunta, kahit hindi mo na dalawin, pero nandun lang yung pag-aalaga, nandun pa rin yung present na parang buhay na buhay ang bahay. Kasi nandito lahat ang alaala. Ano't anuman ang katotohanan sa likod ng mga kababalaghang bumabalot sa abandonadong rest house, hangad namin ang katahimikan ng kaluluwang gumagala sa naturang lugar at naway magsilbi rin regalo para sa mga kabayan nating naninirahan sa lugar ang kapayapaan mula sa takot. Kang kukurap, andyan na naman ang kadiliman. Bit-bit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot. At baka hindi mo alam, ikaw na ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang puso dahil sa makabagong mundo, ang mga kwentong makatindig balahibo ay hindi humihinto. Kaya siguraduhin may kasama ka sa isang oras na nakapanghihilakbot ng mga karanasan ng ating mga kababayan na puno ng kababalaghan. Paano kung sa kahimbingan ng iyong pagtulog, nararamdaman mo na pinagsasamantalahan ka ng isang nilalang na hindi mo nakikita? Isang demonyo na ang pakay ay mambiktima ng sinumang babae na kanilang matitipuhan. Dalawang babae, iisa ang kwento. Dala-dala nila ang mabigat na nakaraan na hinding-hindi malilimutan.
Lumaki si alias Mini na nangungupahan lamang ang kanyang pamilya. At sariwa pa nga sa alaala ni Mini nang mag-asabalutan silang muli para tumira sa isang malaki pero may kalumaan ng bahay sa Quezon City. Yung bahay na yun, parang love ng mami ko. Kasi jackpot, ang mura-mura for that size. Excited na excited pa naman ako kasi first time ko magkakaroon ng sariling kwarto. Pero misis, ito lang ang bibilin ko sa inyo, ha? Huwag nyo na pong pakialaman yung mga kortina dito. Huwag nyo na pong buksan. Hindi nyo tinanong bakit, ho? Hindi na, ho. Ako, naisip ko lang nung time na yun, baka may masira, baka may, baka delikado na yung Na yung bintana. Oo, kaya lang niya binilin yung ganun. Eh, paano? Hindi madilim. Laging madilim yung bahay. Yes. Lumipas ang mga araw, napansin ni Mini na hirap siyang makatulog sa gabi. Mami, bakit po ganun? Palagi na lang po ako nananaginip ng masama. Para akong binabangungot dito. Anak, bagong lipat lang tayo. Paano mamahay ka lang? Diba? Ngayon ka lang nakaroon ng sarili mong kwarto. Siguro nga po. Dahil hindi nga ako nakakatulog sa gabi, I try to take a nap in the afternoon. Hanggang sa pati hapon, binabangungot na rin ako. Pero kinalaunan, ang lalaki na noong unay naririnig lamang niyang tumatawa, ngayon ay nararamdaman na rin niya sa kanyang katawan. Bangungot na parang sabi nilang sleep paralysis, hindi ka makakita. Oo. Sa tako. Pero ramdam ko na lumulubog yung kama, una sa tabi ko, tapos lilipat sa may tahanan. Ibig sabihin din parang may upo. Iniisip ko lang, baka tantanan ako niya pagka nakita niya yung faith. Oo. Akala ni Mini, tinigilan na siya ng masamang pangitain. Yung pala, mas lumubha pa nga ang mga susunod na pangyayari. Sa kamay mo. Hanggang sa tuloy-tuloy pa rin. And then dumating ang point na bukod sa hinahawakan ako, tawa sila ng tawa, hinahalikan ako. Then nasabi sa akin, kukuhain daw ako. Dumating sa point na parang ikamamatay ko siya dahil na emergency ako. Diyos ko. Diyos ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Lord, please, pag-alingin niyo po anak ko. After nang nag-decide na nanay ko na siya, nilipat na at baka maulit pa, hindi lang yan ang mangyayari. Anak! Bilisan mo! Bilis! Hindi ka ba nag-research kung ano yung nangyayari sa'yo? Nag-research ako kasi ako yung ugali ko. Parang gusto kong makuha yung root. Yung nga itatanong ko sa iyo, ano kaya ang root cause? Ba't ka nagkaganon? Eh, sa mga nakita ko uno na possibilities, pwedeng poltergeist, pwedeng incubus.
katindig balahibo namang pananalbahay ng isang demonyo ay naranasan din ni alias May. Nag-aaral pa lang siya sa kolehiyo noon nang gambalain din siya ng hindi may paliwanag na nilalang. Tuwing hapon po pag natutulog ako, nararamdaman ko kung may humihipo dito sa legs ko, sa balakang. Ano, paano nararamdaman? Ano siya kabayan? Medyo light sleeper po kasi talaga ako. Habang nararamdaman yung haplo, anong ginagawa mo? Pag naalimpungatan po ako, magigising ako, nawawala naman yung sensation. Pero pagkagat ng dilim, mas nagiging agresibo ang mga haplos na dumadampi sa kanyang katawan. Nagigising ako na yung underwear ko and yung pangbaba ko po nasa may tuhod ko na. Hindi na po ako nakakatulog ng maayos after po nung nangyayari siya once or twice a week. Parang iniisip ko, ako po ba yung may problema? Stress lang ba ako sa review? Kaya po ganun yung napifeel ko. So, kwento ko po siya sa boyfriend ko nung time na yon. Natakot ka ba sa mga kwento ni May? Yes po. Kasi syempre po tayo noon pag i-google na po agad eh. Oh. So alam po natin yung mga pwedeng gawin ng mga interviews. Meron po kasi ako common friend na nag-refer sa akin dun sa House of the Oracles. Kinonta ko po sila. Kinumpirm ba nila? Confirm po nila. Ang Incubus ay kilala rin sa tawag na sex demon o night demon. Kung meron silang matipuhang babae, pinupuntirya nila ito at kanilang babantayan at nahawakan ng malapitan sa mahalagang bahagi ng kanilang katawan at pwede ring halayin sa kahimbingan ng kanilang pagtulog. Para mapaalis ang Incubus, humingi na ng tulong sina May, Joey sa House of Oracles, isang grupo na nagdadalubhasa sa spiritual activities. Tiningnan po namin yung kwarto niya, tapos gumawa po kami ng tarot reading para makumpirma kung ano yung nangyayari sa kanya. Aside from tarot reading, nagtawas din po kami gamit ng kandila. Pag alaman namin na may isa nga pong entity na gumagambala kay May, isa po itong Incubus. But nandun sa kwarto ni May? Yung mga Incubus po, ito yung mga klase ng entity na pwedeng at random po talaga siya umatake. Pwede po siguro maging factor yung fate din po, pero hindi po siya yung possible na only reason na. At para mapanatag ang kalooban ni May at maiwasan na ang mga panghihipo ng demonyo, may mga seremonyas na isinagawa ang House of Oracles sa dati niyang tinutulian. Yung una po naming advice kay May, kung magagawa ng paraan, ilumayo na lang siya, lumipat na lang siya. Kaya lang ako umalis. Hindi naman po ganun din kadali lumipat agad. Para po mabigyan siya ng time, tinulungan po namin siya. Gumawa po kami ng parang clay figure. Magsisilbi siyang panglin lang doon sa Incubus para akalain po nung Incubus na ito si May. Paano na kukumpare nung Incubus si May at saka yung clay na yun? Yung clay po kasi, to put it simply po, may kasama po kasi siyang ritual. Isa lang po to dun sa mga methods or mga techniques na ginagawa namin. Depende po talaga sa kaso na kinakaharap namin. Lilinlangin na lang namin siya para po magkaroon ng oras si May na maayos yung mga gamit niya at makahanap po ng malilipatan. Sa pag-alis ni na May at Minnie sa lugar kung saan nagahari ang demonyong Incubus, unti-unti na ring nanumbalik ang kapayapaan ng kanilang pag-iisip. At dahil sa pambihirang sitwasyon, nasubok ang pananampalataya ng dalawang kababaihan. Pero hindi sila nagpadaig dahil lubos ang kanilang pagtitiwala na mapapalaya sila ng dakilang lumikha mula sa kadiliman at sa kamay ng kapahamakan. Ang bawat pangyayari sa ating buhay, misteryoso man o hindi,
ay may nais iparating na mensahe. Naniningil ba ang nakaraan? Pinapakita ba nito ang maaring maging tagpo sa hinaharap? O gusto lang nitong patatagin ang ating pananampalataya? Mananatili na lang itong kababalaghan kung hindi natin lalawakan ang ating pag-iisip at kikilalanin na may mga nilalang na sa atin laging nagbabantay, nagmamasid. Ako po ang inyong kabayan, si Noli Di Castro. Nagpapasalamat at nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi, Bayan